Medyo tahimik ang start ng season ni Luka. Nag-average pa rin naman siya ng 28 points, 8 rebounds, 7 assists per game, ang pinakamababa niyang average since 2022. Si Luka, nilagyan ko pa nga ng taya na unang player na makakagawa ng 50, 60 or 70 points. Pero napitas ni Banquero yung 50 points, kaya 60 at 70 points na lang para makabawi. Ang Denver Nuggets naman at si Nikola may 4-3 record. Sa 4 na panalo ni Nikola, siya yung best player, halos triple-double pa. Kapag nag-i-struggle kasi yung team, laging sinasabi doon, chemistry ang issue niyan, parang sa Bucks, ngayon din dito sa Denver Nuggets. Para siguro ma-resolve yung chemistry issue na yan, imbes na clipboard yung dalhin ng coach, periodic table, lahat siguro ng elements ando na, baka kulangin pa. Ang Miami Heat naman mayroong 3-3 record ngayon na dyan nakasalalay siguro kung mag-i-stay or lilipat ng team si Butler. Sa 3-3 record na yon, tatlong talo sa mga contender na team at tatlong panalo naman sa non-contender team sa playoffs. Kung ganyan na mangyayari sa buong season ng Miami Heat, malaki pa rin ang chance nila makapasok ng playoffs. Ay mali pala, play-ins. May career low na 18 points, 5 rebounds at 5 assists per game si Butler. Si Hero naman nasa 21 points, 5 rebounds, 4 assists, 48 and 44%. Technically, yung Dallas, Denver at Miami pareho nag-i-struggle. Magkakaiba nga lang sila. 4-3 ang Dallas, pero paano masasabi nag-i-struggle sila? Kapag tiningnan yung stats ni Luka, 3.3 out of 10 per game sa 3-point area na mayroong 32%. Unti-unti pang bumabalik yung percentage na yan, dati nasa 28% pa. Umaangat lalo yung attempts ni Luka, 24 to 25 per game, nasa 40%. Nung first 6 games naman, nasa 38% nun si Luka. Pang number 22 pa sa buong NBA ang Dallas sa points per game. Ang Dallas din ang number 3 team na may pinakamaraming attempts sa buong liga. Ang problema nga lang doon, pang number 24 sila sa field goal percentage. Sa first 6 games pa, lalong bumaba yun dahil sa shooting percentage ni Luka. 3-1, parang kape si Luka. Mali pala, 1-3 record ang Dallas. Kapag si Luka ay nasa usual percentage average niya, ito yung 46 and 34. Versus Suns, 40 points, 48 and 38%. Versus Houston, 29 points, 48% sa field at 42% sa 3-point area. Versus Magic naman, 32 points, 50% and 38%. Panalo sila doon. Sinundan ng game versus Pacers na si Luka meron 34 points at 15 assists. Pero nasa 37% sa field, umangat naman sa 48% sa 3-point area. Pero natalo pa rin doon ang Dallas. So sabi nga nila, baka kailangan lang ng thinner ni Luka, nangangalawang pa. Wala pa kasing isang buwan yung NBA season. So hindi naman nawawala ang D sa Dallas kasi pang number 9 pa sila sa defensive rating dito sa NBA. At pang number 4 naman sila sa points allowed sa buong liga. Kung maalala nyo din last season, kailangan umiscore ng Dallas na mahigit 120 points para manalo sa game dahil nga problemado sila sa defense. Ngayon namang start ng season, parang sa offense naman nagkakaproblema, hindi yung defense. Pero may issue kasi sa Dallas dati pa na naaayos naman nila sa midseason. Tulad sa Nuggets, sa starting unit nila, well-distributed sa 5 ang attempts at possession kahit pa si Nikola mag-triple-double. Sa Dallas naman, kahit si Luka magkaroon ng 15 hanggang 20 assists sa isang game, 2 hanggang 3 player lang ang maaalala mong pinasahan niya. Either yung sentro, yung wing player, or kaya yung secondary scorer. Sa Dallas, si Luka, Kyrie at Klay lang din ang meron double-digit attempts per game. Imbes na madagdagan yung maraming may attempts sa Dallas, lalo atang nabawasan. Pero naayos naman nila o na-adjust nila yan kapag mid-season na, kapag nangyari pa na meron silang ginawang trade. Sa Nuggets naman, triple-double average si Jokic, 29 points, 12 rebounds, 10 assists at 54% sa field na may 53% sa 3-point area. Kung kailan palalong nadagdagan ang arsenal ni Jokic, dun hindi sumasabay yung mga kasama niya. 2.7 out of 4.5 per game sa 3-point area si Nikola so far. Meron pa siyang 7 out of 12 sa 3-point area versus Clippers. Parang Pokemon din si Jokic, akala mo talaga yun na talaga ang laro niya, nag-i-evolve pa. Nung nakaraang season, ang pinakamataas sa 3-point shot ni Jokic, 4 out of 8 versus Suns. Kahit noong 2023, 4 out of 6 lang din ang pinakamataas niya. Napakabihira ni Nikola na meron siyang 3 games na may 3 3-point shot din sa first 6 games ng season. Ngayon lang niya nagawa yun na meron na agad siyang 3.
So hindi rin chemistry ang issue sa Denver kundi physics na. Ang biggest issue ng Denver, scoring ng bench. Nag-a-average lang sila sa bench scoring ng 35 points. Ang pwedeng maging long-term na problema pa doon, ito yung heavy minutes sa mga player nila sa starting unit. Na baka si Jamal Murray ay ma-injured at baka wala sakaling maipalit. Versus Toronto Raptors, nangyari na nga wala si Jamal Murray pero ang pumalit si Russell Westbrook, naka 21 points, 6 rebounds at 6 assists. Si Aaron Gordon nagkaroon pa ng injury na hindi rin alam kung makakapaglaro agad. Hindi naman afford na magkaroon pa ng isa or dalawang starter na mawawala sa lineup ng Denver dahil nga problemado sila sa kanilang bench scoring na hindi ganun ka-consistent. May upside din naman kasi yung issue sa bench scoring ng Nuggets kung sakali lang na makalusot ang Denver sa top 6. Si Nikola mahirap iitsapwera sa boto ng MVP dahil sa rate niya na kapag nilabas siya sa court, bumababa ang scoring at net rating ng Nuggets. Kapag bumalik siya, tumataas ulit yun. Kaya ang resulta, si Nikola ulit ang number 1 sa advanced stats. Ang Miami kahit nag-i-struggle naman sila ngayon, wala naman sila sa West. Meron kasi sa West na 6 na teams na may 4-3 record ngayon. Kaya mahirap malaman kung sino yung bababa at tataas pa doon. Yung Dallas at Nuggets kasi yung may kakaibang stats. Ang Miami pa rin ang isa sa top defensive team sa NBA. Salamat kay Adebayo at kay Butler. Number 5 sila sa points per game allowed. Number 12 sila sa defensive rating. Yun nga lang sa offense, hindi naman ganun kababa pang number 23 sa points per game ang Miami Heat. Yung dating hinahanap pa ni Coach Eric Spoelstra, another scorer sa Miami, parang every 2 years may problema ang Miami na kapag umalis ang kanilang undrafted player na dinevelop, bigla silang bumababa sa points per game. Umalis si Strus, Vincent, ngayon si Martin, hindi pa sila napapalitan. Kailangan ng Miami ng isang consistent scorer. Si Butler dati kaso bumaba nga ang average niya. Kapag kasama niya pa si Hero sa starting unit, mababa din ang net rating nilang dalawa. Siguro may another trade na gagawin para masalba yung season ng Miami. Ang sinabi naman doon ni Coach Eric Spoelstra pa, kailangan nila maging efficient sa scoring dahil nga pang number 25 sila sa field goal percentage. Pang number 10 naman sila sa 3-point field goals. Ang Miami Heat naman, base sa power ranking, papatak pa rin naman sila sa top 8 sa East. Ito ay kung hindi mawawala si Butler na matagal. Bukod kasi sa offense na problema ngayon ng Miami, ayaw din gumamit ni Coach Eric Spoelstra ng maraming starting unit or set ng starting unit. Hindi naman kasi talaga yun ang problema, kundi kung magiging healthy buong season sina Hero, Terry Rozier at Jimmy Butler. Hanggat andun yung tatlo, okay pa rin yung Miami Heat kumpara dun sa Dallas at Denver na kahit pasok sila ngayon sa top 8, may bagong dalawang challenger na pumapasok dun, yung Memphis at Houston. Problema din kasi sa winning side dun ang San Antonio.